Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Morning, good morning, sir. Kindly open cam. Are you all in? Miss Mary Guevara, are you there? Julian Mendoza? Atienza? Also, we have two Mendozas here. Francis Mendoza. Okay. Can you call the others so we could start? Ballesteros, Polisto, Luchaves, Recto. Porteo. Do you have class marcher or what do we call this? Class president? Class representative? How many participants are we expecting, by the way? Yes, okay, wait lang. Sir, good morning po. Mga 80 po sila, sir. 80 plus po. Ah, 80. Po. Okay, so, sir, okay lang po pa. Wait po bago po mag-start. Nawala po kasi ako sa host. Apo, pinalilipat ko lang po kay Habi yung hosting po. Tapos okay lang po ba, sir, sa inyo kung po muna ipasa yung hosting? Kasi talagang hindi po okay yung data ko. Nawalan po kasi kami ng connection po sa PLDT. So, kanina po ako na yung host, tapos nawala po ulit ako. Kaya, ayun po. Sige lang. While waiting for the 6 missing. May I just ask questions before we start and while waiting for the others? Are you interns or graduates? Interns po, sir. Yung iba po, sir, ay may graduates na rin po. Ah, okay. So this is a review for graduates and interns. Are the graduates taking up their or to take up their board exam this kailan ba to? May, di ba? May, di ba? May ba yun? Di ba, May? Meron na ba sa inyo mag-take ng board exam this May ba yun? May ng board exam this week? Ba't ang tahimik nyo?
Hello, sir. Good morning po. Yes, okay. Sir, bali, sa inyo ko po muna ipapasa yung host po. Sa akin? Ng putol-putol. Apo. Putol-putol lang po kasi yung data ko, sir. Okay lang. Tapos, sir, okay lang po after the review, pa-email na lang po ng recording. Pasensya na lang po talaga. Ay, record. Sige. Ano ba mas magandang gamitin sa pag-record? Yung OBS ba o yung record mismo nitong Zoom? Sa PC na lang, sir. Wait lang po. Ask ko lang po kung naipasa na po yung... Meron akong option dito, record on this computer, sabi. Pwede na yata. Ay, nasa akin na po pala, sir. Wait lang po. Sir, dun sa recording on this computer nyo na lang po, sir, ipipindutin. Yan, kasi baka po ako mawala-wala, isayang po yung lecture, hindi po nila mababalikan. Oo. Bungay. Ilipat ko po sa inyo, sir. Ma'am, bali yan po. Nag-ask na po ako ng request. Apo. Ay, kaso the host is unable to receive my request daw. To record. Ayan, sir. Okay na po. Okay na po, sir. Patry nga po. Recording in progress. Ah, okay. Yan na, ma'am. Recording na po. Thank you, sir. Yes, ma'am. Ma'am, are there any instructions to the reviewers before we formally start? Sir, bali, ang ating pong break time 12, tapos ang health break po natin 10 a.m. po. At least 10 minutes po. Tapos resume po tayo ng 1 a.m. Okay, ma'am. Ay, 1 p.m. po. Tapos mga 3 po ulit health break po. Thank you po. Yes, okay. Okay, once again, ladies and gentlemen, good morning. Do you have any statements before we start our review? So, silence means yes. There being none. Let's resume with our topic proper. So, this morning session, we will be discussing traffic management and accident investigation. And we will be doing with the CDIN-1 in the afternoon session. Allow me to share my screen. Can you see my screen, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen. Yes, po, sir. Okay na po. Yes. Okay, so our topic for this morning is traffic management and accident investigation. So without so much ado, I was tasked to give you a Q&A review with explanations. So, by the way, ladies and gentlemen, I encourage you to actively participate and for me to assess the topics we have to or the topics that needs further explanation. So, let's start with question number one. Within how many meters should a driver signal his intention to go left in terms of a diverging road or an intersection? Is it 10, 20, 25, 100, or 150 meters? May I hear the answer of the class?
This is just a survey, don't worry. And by the way, I'll be requiring you to take down notes, ladies and gentlemen. D, sir, D. D. So, Mr. Tulawi got it right. It is D. As early as 100 meters, the driver should be signaling his intention to turn left. So, with the use of his signal light, of course. If the signal light is not working, he may make use of his hand. So, paano dapat ang signal light ng, ay, ang signal ng left turn pagka sa kamay? Mr. Tulawe. Paano dapat ang signal, hand signal, if you intend to turn left? Is it A, the hand or the left hand pointing above? Or pointing to the right? Or pointing 45 degrees down? Haven't you encountered that? Any person from the class? Sir, naputol po yung tanong. Medyo mahina lang din data ko, sir. Ah, medyo mahina. Okay, sorry, sorry. So, in the absence, you were right. You got the answer right. But in the absence of our signal light, let's say for example, defective yung signal light natin. So, hindi natin magagalaw yung signal light natin. Now, paano natin isi-signal through hand signal yung intention natin to turn left 100 meters before the road going left? How is the hand signal? 45 degrees, sir, to the left yung left hand. Left hand, yes. Left hand pointing downwards. Tama. Kasi kung upward yan, you tend to go right. So, dapat 45 degrees down. Miss J. Rose pala, Miss J. Rose. Kindly mute your gadget or your device if you are not speaking. Next question. This is one of the best means in solving a vehicular traffic accident investigation, especially collision incidents. So, what should be our deciding factor to solve collision? Is it the road right of way, the vehicle malfunction, possession of driver's license, busted signal lights, or traffic violations? Let's say, for example, you are the traffic investigator and you had responded to a vehicular traffic accident wherein two vehicles collided with each other. So, let's say, for example, nagbungguan. Ngayon, ano yung parang magiging basihan mo being the traffic investigator to solve that traffic accident? So, ano yung best mean daw in solving that vehicular traffic accident? Alpha, sir. Alpha? Road right of way? That's the answer of Mr. Emmanuel. Who has another answer from the class? Yes. Yes. Who's that? Miss Mabiling? Sir, na-unmute lang ako. Okay. When we say road right of way,
It pertains to the right of a driver to go ahead of the other, di ba? So, yan yung road right of way. Vehicle malfunction, ito naman yung kadalasang dahilan, ay yung rason ng mga drivers ng sasakyan na na-involve sa accident. Such as loose brake, muna loose brake daw. Possession of driver's license. So, if the other driver does not have a valid driver's license and he got involved in a VTA, can we hold him accountable for all the damages pertaining to that accident? Di ba hindi? Hindi naman. Hindi porke wala kang lisensya, ikaw na lahat ang may kasalanan. So, titingnan pa rin natin yung driver at fault. Busted signal light. So, depende na lang din yan sa allegation ng isang party. Kung hindi ko nakitang mag-turn left pala siya, wala siyang turn signal, bumunggo tuloy. So, we have a means of investigating that. Looking for traffic violation. So, not, yun nga, gaya nung lack of driver's license. Hindi perke may iba kang violation, ikaw na ang may sala sa isang traffic accident. So, the best answer here is, yan, road right of way. Ang hinahanap kong sagot kasi dito is encroachment of road or pavement. Kasi mostly, ang isa pang tinitingnan natin dyan, kung sino yung nag-encroach, kung sino yung wala sa linya, yun yung isang basihan. But without that, so, next option is the road right of way. Tama ulit kayo. What should a driver do at an intersection having no traffic light and no enforcer? Bravo, sir. Bravo. Stop, look, and listen. From Mr. Tulawe. Dadawa lang ba nakapag-review or interested? How about the others? Who are drivers here? Let's say, for example, you are all drivers. There is no traffic light and no enforcer at an intersection. So, what should you do? Should you stop, look, and listen? So, in every intersection, kung walang traffic light, walang enforcer, stop, tapos look, and listen. Or yield to vehicles coming from the right. Or yield to vehicles entering the rotunda. Proceed when the light is green. Or proceed when the enforcer says so. So, sinabi na nga, ladies and gentlemen, at tingnan nyo yung mga keywords sa questions later on. Kasi baka may magkamali pa doon. Sinabi na nga sa question, there is no traffic light and no enforcer. And still, on the choices, it stated, proceed when the light is green. Wala kang traffic light, di ba? So, pipiliin pa ba natin yan? We should apply the elimination technique. So, tanggalin na natin yan. Proceed when the enforcer says so. Wala kang enforcer, di ba? So, tanggalin na rin natin yan. So, you should choose from Alpha Bravo to Charlie. Ang dami na pala nating chat box. So, sa chat box kayo sumasagot. Alpha. So, Alpha ang sagot nyo. Intersection. So, wala siyang sinabing rotunda. Kulang yung fox niya. So, the answer should be tama. Tama na naman kayo, Alpha. Alpha. Tama rin naman yung Bravo, pero nabitin siya.
listen, and proceed. Walang kadugtong. So in relation to your road right of way, yan, mauuna yung mga vehicle na manggagaling sa right. If both or three or four vehicles came at the spot at the same time, mauna yung nasa rightmost in relation to the road right of way. Same is true with ano, with the intersection in a circle or rotunda. Yung road right of way natin, we should yield to the vehicles already in the rotunda, in the circle. Kung sino yung nandoon na sa circle, paunahin natin sila. Yung sa Charlie kasi is entering the rotunda pa lang. So wala pa lang siya sa rotunda. Papasok pa lang. So malamang kasabay pa lang natin 'to na papasok. So ang unahin dapat is yung nasa rotunda na. Pagka parehong papasok pa lang, approaching pa lang, paunahin natin yung nasa right, rightmost in relation to the road right of way. So tama kayo, Alpha. Ba't walang sagot? Ah, yun. Who may declare death of victim? Ito, accident investigation to ah. Who may declare death of victim in a traffic accident where his brain were scattered on the road along a far-flung area? Physician po, sir. Physician. Answer from Mr. Emmanuel. How about the others? Si Emmanuel? Are you Emmanuel the cum laude of the class? Yes. Hindi po, sir. May prospect hindi na tayo. Pero gusto ko yan. Ganyan dapat para ano, para na nakikita ko naman, na-assess ko naman kung saan dapat tayo nagko-focus. Kasi kung yung hindi nyo nakukuha nang tama, doon tayo magtatagal ng explanation, di ba? Kung nakuha nyo naman kaagad, miso say, alam nyo na, there's no point in further discussing that topic. So, according to Mr. Emmanuel, physician. By the way, what does a pathologist do? So, they conduct post-mortem examination and at the same time, autopsy when needed or so required by the case. Now, if that pathologist conducts autopsy, what does he determine? Diba? Ano ba yung gusto niyang malaman kung bakit siya magkakandak ng autopsy? He would like to determine the cause of death, kung ano yung dahilan ng kinamatay ng tao. So, cause of death ang inaaral ni pathologist. First responder, well, the main role of a first responder is to cordon the area. However, if there are injured persons in the traffic accident, he must do first aid, di ba? And evacuate that injured person to the nearest hospital. Pero ito, patay eh. Ang tanong, who may declare the death of victim? Hindi naman pwedeng first responder. Follow-up question here is, sir, how about in that scenario, it is obvious that the brain were separated from the body and was scattered on the road. Can still the first responder hold the declaration of death of the victim? What do you think, Mr. Emmanuel? Hindi ba pwedeng sabihin ni first responder na ito, patay na to? Obvious naman. May I hear your thoughts, Mr. Emmanuel? Sir, no po. Ito po, ano? Kusani, ano ba yun? Sabi na natin. Kasi po, sir, ang nagde-declare po ng death po na isang tao is physician po eh. Oo, oh, tama. Kahit po siya, kahit po unconscious
yung ano, yung tao or ayun nga po kahit yung mga yung utak niya nagkalat. Ang magde-declare pa rin po is physician po. Tama, tama. Yes, I get your point. Kahit pati yung witnesses ha. Let's say for example, witnesses, mga civilian yung unang nakakita na obvious na patay oh. So hindi pa rin pwedeng sila ang mag-declare na patay yung isang tao. Physician pa rin 'yan. Sila pa rin ang magde-declare, authorized to declare death. Same is true with the traffic investigator. Wala rin siyang authority to declare death. However, the difference is, ito lang yung difference lang. In this case, wherein there is a person who is obvious to be dead, yan, mga ganyan, magkakaiba lang kasi yung police response, di ba? Pagka nakikita ng police or ng witnesses na ang tao na yung injured or yung biktima ng traffic accident is may tendency pa na buhay, di ba? Ang priority is to evacuate him, bring him to the nearest hospital. So yun. However, in this case, obvious na patay yung tao, they have no authority to declare death, pero ang kaya lang nilang i-assess is the police response. Yun lang yung kaya nilang decidean. So, ito, we need not bring him to the hospital. So, we concentrate more on the documentation muna while waiting for the appropriate vehicles. So, still, tama ka ulit? Tama ulit yung klase nyo. Physician. Who declares cause of death of a cadaver in a traffic accident where the body was intact inside the vehicle with no apparent injuries, so wala tayong nakikita ang injuries niya, but with blood oozing from his mouth? Pathologist, sir. Ayun. So, pathologist alpha na. Alpha po, sir. Alpha. Tama. Kasi ang tanong niya is cause of death. Mukhang handang-handa na pala kayo ah. So, if we are dealing with the question, what is the cause of death? Ano yung ikinamatay? Then, that's the work of a pathologist. Pero, kung ang tanong is, buhay pa ba? O patay na? Well, that's the question we have to address to a physician. So, pathologist. These are types of evidence mostly seen during trial of a traffic accident case. Ano kaya yan? Types of evidence mostly seen during trial of a traffic accident case. Mas gusto kong pinapakinggan muna yung sagot nyo bago ko ina-explain. Photographic evidence po, sir. Galing. Tama, di ba? So, ano ba yung subject natin dito? Trial. Ano ba yung tanong? Types of evidence mostly seen during traffic during trial of a traffic accident. So, when we say trial, presentation of evidence na. Ngayon, ano daw yung mostly natin nakikita? Is it tool marks, scrape marks, injuries, damaged properties? Photographic evidence. Photographic evidence. But if the question says, these are types of evidence mostly seen in a traffic accident. Pagka yun ang tanong. These are types of evidence mostly seen in a traffic accident. Yun lang ang tanong. Anong sagot nyo dyan? Damage properties po. What should be the best answer? Take note, ladies and gentlemen, that in relation to your board exam, you may encounter questions wherein all of the choices are correct. And you might also encounter questions wherein all of the choices are incorrect.
meron din mga ganyan, may possibility ng ganyan. Di ba? However, in the first scenario, pagka lahat ng choices tama, syempre mahirapan kayong pumili. So ano dapat ang basihan nyo? Di ba? You have to choose the best answer. Kung lahat ng mga choices tama, ang pipiliin natin is yung best, yung pinakatama. Excuse me. Now, sorry. Now, pagka naman lahat ng mga choices ay mali, ang pipiliin naman natin is the closest answer, yung pinakamalapit. Pagka naman sa math, di ba? Let's say for example, 10 plus 9 ang tanong, 19 ang alam nating sagot, yung choices. 18, 16, 15. O ano dapat ang sagot natin? Wala yung tamang sagot na 19. The closest answer. Now, going back to the follow-up question. These are types of evidence mostly seen in a traffic accident. Kunwari yun yung tanong. What should be the best answer? Scrape marks po. Scrape marks. Di ba ang inuuna natin? Try ko lang ah. Kung makuha nyo yung clue. Ano ba yung motto ng PNP? What is the mission of the PNP? Save lives. Ah? No, tama, di ba? Protect life and property. So, nauna si life kaysa kay property. Yung sagot nyo kasi properties eh. Scrape marks, damage properties. How about life? Diba? So, yun yata dapat yung best answer. Injuries. Mostly. Tama, mostly. So, pagka mostly, hindi naman lahat ng accident, may injured na person. So, tama rin pala. Nalito lang ako. Pagka priorities, injuries ang uunahin natin. So, are there persons injured? Tapos, kung walang persons injured, we now move on with the damaged properties. Are there damaged properties? So, yun. That is in terms of priority. Life over properties. However, yung tanong kasi ang hinahanap niya is types of evidence mostly seen in a traffic accident. So pagka yun yung tanong, tama yung sagot ni Mr. Tama na naman si Tanawi na naman. Parang naalala ko si Tanawi. Were you not? Parang nagpa-review yata pala ako sa inyo noon last sem. Or nag-take na yun. Iba yata pala. Tama na naman yung sagot niya pala. Damage properties. Mostly, mas marami yung damage properties na ebidensya compared sa injured persons. But the correct answer in the original question is still photographic evidence. In terms of trial. Mostly seen evidence during trial of a VTA, vehicular traffic accident case. Two vehicle approach or enter in an intersection at approximately the same time. Which vehicle shall give the right of way? Vehicle on the right. Alpa, sir. Nalito ka doon ah. Ang tanong, take note ladies and gentlemen, yung board exam nyo later on, hindi siya pabilisan. Hindi, try to analyze the question. Two vehicles approach or enter in an intersection at approximately the same time. Which vehicle shall give the right of way? So, sino daw ang dapat na magpabigay? Tapos may sumagot ng vehicle on the right. Hindi magpapabigay si vehicle on the right. Dapat siya yung pinagbibigyan. Diba? Road right of way nga eh. So, dapat siya ang mauna. So, sino ang magpapabigay dapat? Vehicle on the left. So, muntik na yung si Mr. M. Nakalimutan ko naman. Basta siya. So, vehicle on the left. Siya ang magpapabigay.
In terms of vehicle, two vehicles meeting in an uphill. One going down, one going upwards. Who has the right of way? Class. Going up. Oh, the vehicle going up. So the vehicle traversing down or going down shall give or shall yield the right of way, di ba? So dapat magpabigay. Same is true with rotondas. If there are vehicle in a rotonda and there is also a vehicle approaching or going towards the rotonda, that vehicle going towards the rotonda shall give or shall yield the right of way to those vehicle already in the rotonda. So yan yung ating road right of way. So pagka naman vehicle with loose brake, pagka may signal yung driver na loose brake, gumaganon siya, sininisan yung nakakasalubong niya, pagbigyan na rin natin kung meron naman tayong time to evade him. Kung meron naman tayong safer space to evade. This is in relation to the last clear chance. Kung sino yung mas may huling opportunity para umiwas sa aksidente, dapat gawin niya. Dapat umiwas. Next question. It is filled up by the traffic investigators at the crash site before they proceed with the rest of the documentation. So ano ba yan? Is it the road crash incident report form or the RCIRF? The incident report form or the IRF, the blatter, spot report or the photos or photographic spot evidence. Photos po, sir. Come again? Photos po. Photos. How about the first person who answered? Alpha. Spot report po, sir. Spot report. Ah, dito na kayo medyo nagkakaiba. Si Eva, ang sagot niya, is that you, Eva? You answered Alpha? Yes po, sir. Alpha. So, spot report, photos, Alpha. Dito lang kayo nagkakaiba. It is filled up. So, when we say filled up, form na yan. Diba? Fill upan lang natin. So, kumbaga mayroon na siyang nakasabing mga words, dalagdagan lang natin. So, yung spot report, hindi siya ganyan. Yung photos, wala rin siyang fill upan sa photos. So, ipagpatuloy pa natin. It is filled up by the traffic investigators at the crash site before they proceed with the rest of the documentation. So, before they proceed. So, kumbaga, nauuna daw itong ginagawa bago yung mga ibang documentation. So, ano ba yung mga ibang documentation? The spot report. The blatter, ginagawa rin to before the rest of the documentation. But the difference kasi is we don't bring the blatter in the traffic, in the crash site. So yan. So hindi natin kasi ginagawa to sa crash site. So yung blatter stays at the police station, and if in case there was a reported crash incident, through phone call, iblablatter ngayon nung desk officer na naka-receive nung tawag, tapos iblablatter din niya yung magre-responding personnel. So, yun. However, hindi pasok si blatter kasi at the crash site eh. So, parang kumbaga yung naunang documentation at the crash site. The correct answer is Alpha. Road crash incident report form. Yung ICR report form, by the way, ladies and gentlemen, ito naman yung dinadala in investigation of criminal cases. Pagka may nagpa-responde, ito naman yung may checklist. Kuminsan, kasama na dyan yung checklist na dapat tinatanong.
o sinasagot ng investigator. So, incident report form with the checklist. Did you get, class? So, pagka accident, VTA, road crash incident report form. Pagka sa crime, incident report form yan. Dapat. Yan. Now, if we are dealing with the chronological order, when we say chronological order, yung pagkakasunod-sunod nitong mga to, ano ba dapat ang mga documentation na nauuna? So, mauuna si blatter. Tapos, pagdating sa incident, pagka VTA yan, susunod si road crash incident report form. So, dyan mismo i-fill up ni investigator yan. Kasi makikita niya, masasagot niya yan through observing the crash incident area mismo. Pagka naman crime yan, the incident report form. Maliban na lang kung pumunta directly yung complainant sa station, tapos doon niya na sinasagot yung mga tanong. Pero kung hindi, nag-respondi yung investigator sa crime scene, doon na niya fill upan yung incident report form. Tapos, next to that is the photos. Yan. So, kukuha na rin tayo ng pictures at the crime scene, of course. After that, after we have gathered all pieces of evidence, babalik na sa istasyon yung ating investigador, mapa-traffic investigator man yan, pagka-traffic, pagka naman crime, criminal investigator, pupunta sa istasyon, idraft na niya yung spot report. Yan. So, ganyan yung chronological order niyan. What do we call the place of incident in vehicular traffic accidents? Ano bang tawag dyan? Class. Is it a crime scene? Is it scene of the crime? Is it point of impact? Is it accident scene or point of disengagement? Wala pang alas gis ah. Pwede two participants. Asa na kayo? Del. Diba sabi ko on cam? Ba't marami na naka-off cam? Ayun. At least may nakita ako nagsusulat. Okay lang yan. Mas gusto ko nga yan. Maraming off cam ha. Make sure that you are listening. Almost half. More than half. Okay. So, let's proceed with the question. Ay, nasagot ko, napindot ko na pala. So, accident scene. What do we call the place of crime incident? Pag kayo yung tanong, crime scene. Diba? How about vehicular traffic accident? Accident scene. Or vehicular traffic accident scene. What is point of impact? So, maximum point of impact. Kung saan pinakamarami ang pinakamalakas ang impact ng nagbungguhan, di ba? Point of impact. Point of disengagement, hindi yata point of disengagement dapat 'to eh. However, if we speak of disengagement, after the impact, susunod na 'yung disengagement, di ba? Pag nagbungguhan 'yung sasakyan, medyo magbabounce 'yung dalawang 'yan, magbabounce sila. Patras, maghihiwalay sila. So, yun yung disengagement. Next question.
white or yellow solid or broken or diagonal lines on the road are called what? Ano daw ang tawag natin sa white or yellow na solid or broken or diagonal lines na nakikita natin sa kalsada? Anong tawag dyan? Pavement and markings po. Pavement markings po. At least nakuha nyo lahat. Pare-parehong sagot. Pavement markings. That's correct. So lahat ng mga lines na nakita natin sa kalsada, pavement markings. Pagka naman wala sa kalsada, pero nakalagay sa semi-post sign siya, anong tawag? Now, what do we call speed limits? No U-turn sign, mga ganyan. Anong tawag natin dyan? Given similar choices. Traffic signs, sir. Traffic signs. Traffic signs. Pavement markings, traffic signs. Alam nyo na yung pedestrian lane, di ba? Question. Are pedestrian lane considered as pavement markings? Class, are pedestrian lanes considered as pavement markings? Yes or no lang sagot. Hello? Grabe naman kayo. Or ako ang grabe. Grabe ka naman sir, ang dalidal ng question mo. Tinatanong mo pa ba yan? Siyempre, oo. Diba oo? Street boundaries. Yan. So, paano natin malalaman ang street boundaries? Through that solid or broken white line. So, these are all, those are all pavement markings. Except the traffic signs, traffic lights, and traffic enforcer. Which type of traffic sign does a driver need when he is searching for a speed limit on the road? Gusto niya malaman kung ano ba dapat ang speed limit ko dito sa lugar na to. Ano daw yung kailangan niyang sign? Is it a regulatory sign, a warning sign, informative sign, traffic sign, or danger sign? Charlie. Charlie from Mr. John Pone. A po. Regulatory, sir. Regulatory. Ladies and gentlemen, here in the Philippines, we only have 3 classifications or types of traffic signs. The regulatory sign, the warning sign, and the informative sign. Tatlo lang yan. But in other countries, pinaghiwalay nila yung danger sign. Meron pa silang mandatory sign, mga ganyan. In other countries. But here in the Philippines, yung warning sign, kasama na dyan yung danger sign, and at the same time, yung mandatory sign, pwedeng sa warning sign at regulatory sign din kasi ito eh. Pero morely, it was classified under regulatory sign here in the Philippines. Yan. To distinguish one from the other, if a certain sign says falling debris, ganyan. Pagka binayolate nyo, pwede kayong madaganan ng mga bato, warning sign, di ba? Kumbaga, danger sign siya. Pag na-violate nyo, patay kayo. Yan ang ibig niya sabihin. Pagka naman regulatory sign, these are signs which ideally encourages smooth flow of traffic dapat para ma-regulate niya. And at the same time, prevent accident. So, yung mga speed limits, kasama yan sa regulatory natin. Yung no U-turn, kasama rin yan. And so on and so forth. Yung no horning, horns not allowed, no crossing,
kasama yan sa regulatory sign. Bus stop and no bus stop, no stop, loading and unloading area. Diba mga ganyan? Regulatory sign yung mga yan. While informative signs, these are signs which directs or give information about directions. So, mga hospital, gasoline station, restaurant, mga ganyan. Diba? Informative signs yung mga yan. These three are all traffic signs. So, yan yung generic niya. And danger sign is sometimes classified as or named as warning sign. So, pagka na-violate nyo ang danger sign, pwede nyong ikamatay. Kaya nga danger sign eh. Kung hindi ikamatay, ika-aksidente. Warning or danger sign. So, the answer for the question is speed limits, regulatory sign. A traffic investigator should classify a vehicular traffic accident as such when the vehicles facing one another coming from the opposite direction, so galing from north to south or from west to east, nagbungguhan, collided on a highway. Now, what do we call that type of traffic accident? Is it turned upside down, head-tail collision, side-swipe collision, head-on collision, or overshoot? Mr. Emmanuel. Mr. Tanawe. Nagsama na agad kayo. Any member of the class? Sige na, para hindi naman boring. Sir, delta po. Delta po. Tama, delta. Pagka sinabing galing sa magkaibang direction, nagbungguan, head-on collision yun, di ba? Ulo to ulo. Pero pagka ang bungguan is, kunwari isang dalawang sasakyan galing sa isang direction, yung isang sasakyan umovertakes, pero sumabla yung overtake niya, dyan tayo nagkakaroon ng head-tail collision naman, yung Bravo. So nabunggo niya yung likod, yung tail ng isang sasakyan. Pagka naman sideswipe, saan tayo nakakita ng mga sideswipe? Kung hindi sa overtake, mostly overtake kasi to eh. Sa overtake tayo nakakita ng sideswipe. Yung magagasgasan, matatapisan yung side ng isang sasakyan. So ano yung sideswipe? Pwedeng yung side ng nakabunggo niyang sasakyan or pwedeng yung tail ng nakabunggo niyang sasakyan. Yung turned upside down, this happens sa mga mostly na-overshoot. Yung mga nahuhulog sa bangin, ganyan. Tapos paglapag niya, baliktad na. Yung gulong nasa taas. Kaya siya turned upside down. Yan yung term na ginagamit dyan. Yung mga sinaunang investigator, ang tawag dito, turned turtle daw. Turtle. Tumaas daw yung paa. Hindi na makabangon. But the proper term is turned upside down. Yung gulong, yung apat na gulong, nasa taas. Nabaliktad. Pagka-overshoot, term naman yan sa mga hindi nakakatansya ng kurbahan. Pwedeng kumulang, pwedeng sumobra. Mostly sumusobra. Overshoot. So, head-on collision. How about this one? It refers to a first formal investigative documentation on a traffic accident which answers the 5 W's and 1 H question and contains all relevant available information which shall be submitted by the investigator to the higher headquarters. What do you call that? Paper. Investigation report from Mr. Roel. Any other answers from the class? SPAT report po, sir. SPAT report.
What was the answer of the other one? Medyo natabunan kasi, hindi ko narinig. Echo po, sir. Echo. Echo. Spot report pa rin. So, gaya ng sabi natin kanina, sa board exam nyo later on, keyword technique lang yan. So, ihanap lang natin yung keyword. Ano bang isang keyword dito? First formal investigative documentation. So, maghanap tayo. Is investigation report a formal investigative documentation? Yes? Alarm? Is that a formal investigative documentation? Hindi. Yung alarm, ginagamit lang natin to sa CARNAP to alarm field units to conduct checkpoint or choke point. Yan. To apprehend a vehicle or a person described on the alarm. Kunwari, may hold up na nangyari. Tapos yung hold upper sumakay sa red na Innova with plate number so and so. And that Innova headed towards the direction of so and so rin. So yun yung content ng alarm. So attention all units. Attention all units. A CARNAP. Hold up. Robbery had just been committed along so and so. The suspects rode on a red Innova with plate number so and so and headed to the direction of yan. So conduct checkpoint operations for the apprehension of the suspects and of the said vehicle. So yun yung purpose ni alarm. So hindi pa lang siya investigative documentation. For police response pa lang siya. Sketchy report naman, when you say sketchy report, these are reports that are submitted to the higher headquarters from the field investigator. However, through text or SMS, kaya pagka SMS yan, hindi pa siya formal investigative documentation. Pero kung first report, pasok si sketchy. Let's say, ladies and gentlemen, we have the what we call significant incident. Meron tayong mga significant incident na sinasabi sa pulisya. Ano ba yung mga significant incident? This involves incidents wherein the or these are incidents which attract the media, in short. So yan yung mga nakaka-attract na mga media. Let's say for example, artista napatay. Di ba yan? Pagka-artista yung biktima, tapos yung kaso is hinos pa, pagpatay, nakaka-attract ng media. So that are those incidents are considered significant incident. And significant incidents must reach the office of the chief PNP within an hour. So isang oras lang. So imagine from Baguio, kunwari may artista o kaya may foreigner dito o kaya may politician dito na baril namatay. Tapos yung investigasyon niya, within an hour, dapat umabot na kay Chief PNP. Kaya yan ngayon yung purpose ni sketchy report. Para within an hour, at least malaman ng higher headquarters na may incident na ganito. So yan yung purpose ni sketchy report. So SMS muna. Tapos nakalagay dun sa dulo ng text message, spot report to follow. So yung spot report, yan na ngayon yung formal investigative documentation. Bakit? Bakit siya formal? Kasi written na siya, nakasulat. Formal talaga. Progress report, it is also a formal. However, it is not the first investigative documentation. It is spot report, tama. So, dapat spot report. So, spot report refers to the first formal investigative documentation. Hindi lang sa traffic accident, ha? Kasama na ang mga crime incidents, which answers 5 W's and 1 H and contains all relevant available information which shall be submitted by the investigator to whom? To the higher headquarters. Hindi lang sa higher headquarters, pwede rin ang mga partner agencies such as NBI, NAPULCOM, and so on and so forth. Mga NGAs, yan. Mga national government agencies. P
PIA, Public Information Agency. Ayan. Bakit? Yun na ba yung sagot? Next question. What should be the category of an investigative report on an accident involving a cart with its owner which fell off the road? So, nahulog sa kalsada. Nahulog from the road. Ano daw ang dapat na kategory niyan? Cart with its owner which fell off the road. Is it a non-vehicular traffic accident? Is it a vehicular non-traffic accident? Is it a non-vehicular traffic or non-vehicular non-traffic accident? A vehicular traffic accident or a vehicular traffic non-accident? Bravo, sir. A bravo. Ah, Chelsea. Bravo. Vehicular non-traffic accident. Parang mali ah. Who has another answer? At least nakikinig. Alpha. How about you, Mr. Soriano? Ano sa tingin mo? Alpha po. Ay, ikaw pala yun. Sorry. Alpha. Non-vehicular traffic accident. So, take note of this, ladies and gentlemen, ha. Ito, kupas ng question to noon pa, pero hanggang ngayon kasi kasama sa new curriculum pa rin eh. Vehicular traffic accident. Pagka sinabi natin vehicular traffic accident kasi, first, dapat may tatlong elements. So, when we say vehicular traffic accident, dapat may vehicle na involved. Diba? So, alam dapat natin kung paano natin i-distinguish ang vehicle sa mga non-vehicle. Second, dapat sa kalsada nangyari in relation to the word traffic. Diba? So, kalsada dapat nangyari. Tapos, third, there shall be an accident. So, those are the three main elements. Pagka meron yung tatlong yan, merong sasakyan, merong kalsada, merong sasakyan na involved sa kalsada, dumaan sa kalsada, tapos nagkaroon ng accident, vehicular traffic accident yan. Pero, paano kung may isang wala? Kunwari, walang vehicle, pero may kalsada, merong aksidente. Ano ang tawag dyan? Traffic accident lang. Paano naman, sir, kung may sasakyan? Walang kalsada, pero may accident. Anong tawag dyan? Vehicular accident. Natanggal yung word na traffic. Diba? Did you get my point, ladies and gentlemen? Oh, ladies and gentlemen. Yes po, sir. Ayan, diba? O, sige, i-assess natin yung scenario. The scenario says, we have a cart. Is cart a vehicle? Sasakyan ba ang cart? No po. No. Fell off the road. So, dumaan sa kalsada, nahulog. Can we use the word traffic? Pwede ba natin gamitin yung word na traffic? Fell off the road, sabi niya eh. Nalaglag from kalsada. Pwede. Kasi so long as dumaan siya sa kalsada, nanggaling sa kalsada, we can use the word traffic. Parang yung mga sasakyan, may mga nahuhulog sa sasakyan, ay nahuhulog na sasakyan from kalsada, di ba? Fell to a deep ravine. BTA pa rin yun kasi nanggaling pa rin siya sa kalsada. So ito, yung cart, hindi sasakyan. So means to say, non-vehicle ang hinahanap natin. Non-vehicle, pero nanggaling siya sa kalsada, traffic. Meron bang aksidente? Meron. Nahulog yung cart at yung owner. So there's a traffic accident. Dapat ang hinahanap natin, non-vehicle or non-vehicular, tapos traffic accident. Ano dapat ang sagot? Class. Alpha. Alpha.
So tama pa rin yung naunang sagot ni ano kanina. Sino yung sumagot dito kanina? Ako. Ikaw ba yun, Suriano? Bravo yata yung sagot mo. Ano ba po ang sagot ka? Ano ba yung sagot mo? Hindi, parang tama yung nauna eh. Non-vehicular traffic accident. Yan, so anyways, basta yan. Tama, tama yung sagot nyo. Non-vehicular traffic accident. So pagka-vehicular non-traffic accident, ang isang example nito, sasakyan na ipinarada off-roads tapos nagkaroon ng aksidente. When we say off-road, hindi kalsada. So yan yung vehicular non-traffic accident. Pagka naman sinabing non-vehicular non-traffic accident, wala tayong term na ganyan. We plainly call it accident. Walang sasakyan, walang kalsada, pero merong accident, accident lang. Accident lang yan. We need not use non-vehicular, non-traffic accident. So, walang term na ganyan. Accident lang ang tawag natin dyan. Kunwari, napadaan lang, tapos nalaglagan ng falling debris. Pero hindi sa kalsada nangyari. Accident lang. Pero pagka sa kalsada nangyari, traffic accident. Walang sasakyan. Vehicular traffic accident, okay na yan. Pagka mayroong kalsada, may sasakyan. Yung sasakyan na aksidente sa kalsada. Traffic, BT yan. Vehicular traffic, non-accident. So, wala rin tayong ganito, ah. Mayroong kalsada, mayroong sasakyan, pero walang aksidente. So, walang sense, kumbaga. So, wala rin tayong ganyan. Vehicular traffic, non-accident. Next question. What should the best legal title of an investigative report of a vehicular traffic accident involving a vehicle driven by a renter, umuupa, which fell to a deep ravine, destroying 2 houses and injuring 3 passengers. Oh, ano daw dapat yung title ng investigative report natin, given that scenario? Vehicular traffic accident involving a vehicle driven by a renter, yung umuupa, which fall to a deep ravine, nahulog sa ravine. Tapos, paghulog niya, may nasira siyang 2 bahay. 2 houses, destroying 2 houses, and injuring 3 passengers. So, means to say, passenger lang yung na-injure. Baka walang tao sa bahay, kaya walang injured sa may bahay. Pero yung pasahero niya, may 3 na-injured. So, ano daw yung dapat na title niyan? If you are to make the title for that incident. In case you are the investigator. Sige, assess nyo nga. What's that, Eva? Jay Dill? Charlie, sir. Charlie? Sige, tingnan lang natin yung mga ibang classmate mo kung may ibang sagot. Mas maganda yung ganito kasi mas maganda yung natututunan nyo kung paano mag-analyze para kahit na wala kami later on sa board exam nyo, at least nag-a-analyze kayo. Pahirap na ng pahirap yung mga pattern at saka mga question formulation ngayon eh. Halos nagiging tricky na rin lahat ng mga questions. So, dapat may common sense. And at the same time, critical thinking. Gone are the days na memorization na lang yung mga board exam. When you say memorization, as simple as, who is the father of criminology? Malagyan lang, di ba? Plainly memorization lang. Wala na masyadong ganyan. Who is the father of modern criminology? What is the name of your instructor? What is the complete name of your dean? Wala nang ganyan. So, Miss Eva said, spot report on a reckless imprudence resulting in multiple physical injuries with damage to properties. Pwede. Tingnan natin yung other choices. Spot report on a negligence resulting in physical injuries. So, yung physical injuries, pwede yan. Bakit? Kasi mayroon siyang pasahero na na-injure. Pero ang problema, kulang.
Kasi tatlo yung pasahero eh, na na-injure. Dapat resulting in multiple physical injuries. So, doon pa lang mali na to. Ang isa pa, negligence. When we say negligence kasi, lack of skill. When we say imprudence, lack of foresight. Diba? So, minsan say, ang kinakasuhan natin dito is yung driver. Pagka yung driver, hindi marunong mag-drive, lack of skill, negligence. Pero driver siya, marunong talaga siya mag-drive eh. Kaya nga lahat ng mga vehicular traffic accident, lahat ng kinakaso, nag-umpisa sa pagka-accident yan, reckless imprudence. Bakit? Kasi marunong naman sila. They have the necessary skill to drive. Pero problema, mayroon silang mga hindi na foresee. Yan. Kaya pumapasok si imprudence. So, ang daming mali dito. Negligence, physical injuries, tapos meron pa siyang lacking. How about the destroyed houses? Diba? So, meron dapat siyang damage to properties. Let's see, bravo. Spot report on reckless imprudence. So, tama tong imprudence. Resulting in multiple physical injuries. Tama rin yung physical injuries niya. With damage to property. So, singular. Isa lang yung nasira. Two houses, sabi niya eh. Isama niyo pa yung sasakyan. Bakit? Kasi yung sasakyan, nerentahan lang. Siyempre, yung owner ng sasakyan, maghahabol din yan sa renter. Kakasuhan niya rin yung renter. Sinira mo yung sasakyan ko. So, plural dapat yung properties. Nabasa natin si Charlie, pwede yan. Delta, spot report on vehicular traffic accident, it is too broad. Pagka, sabi nga natin sa board exam, ang hinahanap natin is the best answer, di ba? So, if you compare vehicular traffic accident with this more specific title, reckless imprudence resulting in multiple physical injuries with damage to properties, mas appropriate pa siya sa Charlie. Mas appropriate yung Charlie. Nakanda na siya for filing of case. Kung i-file natin yung kaso, ito mismo yung title niya, na niya. Reckless imprudence resulting in multiple physical injuries with damage to properties. Naka-align. Spot report on DTA resulting in physical injuries. So, pwede rin, pero kulang pa rin. Napaka-broad ni DTA, tapos kulang pa rin yung physical injuries. Dapat meron multiple, tapos meron pang damage sa property. Still, the best answer is the answer of Miss Eva. Spot report on reckless imprudence resulting in multiple physical injuries with damage to properties. Ayos ah. Ba't may mga ganito? May sagot na. Echo. Next question. It is a category of an incident whereby the driver consciously bumped a pedestrian and sped away without any apparent reason. What do we call that incident? Is that a defense of stranger, hit and run, self-defense, no good Samaritan, escape from impending harm? Bravo. Bipo. Bravo, sir. Bravo. From Mr. Talawe and Mr. What's the name again? Nung nauna? Eleuterio? Parang ganun. It's obvious naman, hit and run. Defense stranger, napakalayo. When we say defense of stranger, meron isang tao na nanganganib na pinotektahan natin kasi mas capable tayo to protect or to defend that person whom we don't know, hindi natin kilala. Kaya nga siya stranger. When we say hit and run, oh yan mismo yan. May na-accidente ka, tinakbuhan mo, instead na tulungan mo. Self-defense, napakalayo rin. Kung saan ang incidente is yung pedestrian is may baril, nanutok,
tinutukan niya yung driver ng sasakyan, itong driver ng sasakyan, binunggo niya yung may parin, pwede siguro. Lalo na pagka nakaputok na ng isang putok yung pedestrian. Ang problema, wala sa scenario eh. So, hindi siya self-defense. No good Samaritan? Pwede, pero napakalayo. Escape from impending harm. So, escape from impending harm naman, ito naman yung mga mostly defense ng mga tao na nag-hit and run. Bakit mo tinakbuhan? Later on, pag nahuli yung tao, na-identify yung sasakyan niya, na-trace kung sino yung driver, nahuli siya, di ba? Ngayon, tatanungin natin. Bakit mo siya tinakbuhan? Tumakas ako. Bakit ka tumakas? Eh kasi, ang daming tao sa palibot. Natatakot akong bugbugin nila ako. Di ba? Instead, natulungan niya yung tao, takbo niya sa ospital, yung pedestrian na nabunggo niya, tumakbo siya. Ano yung dahilan daw? Eh kasi, nakita ko mukhang bumubugin ako ng mga tao sa paligid niya. So yun na yun, dahilan niya. However, wala sa scenario, di ba? Hindi siya na-stated. Now, to answer the question, the best answer is hit and run. Ewan ko kung madadali lang talaga itong mga question na inihain ko o talagang matatalino na kayo. Well, I just hope nakapaghanda talaga kayo. And to move on, let's try this following questions. These are used to determine the legality of the motor vehicle dealers. And it also serves as temporary plates. What do we call that? Is that a temporary plate, a conduction sticker, a plate number, MV file, or chassis number? MV file, sir. MV file. Who else has another answer? Chassis number po, sir. Ito yung hindi nyo alam. Chassis number and MV file. Yung MV file, pwede pa. Medyo malapit. Pero hindi ito yung tamang sagot. These are used to determine the legality of motor vehicles dealers. And it also serves as temporary plates. Diba we have vehicles, brand new vehicles, diba? We have brand new vehicles. Let's say for example, itong brand new vehicles na to, paano natin malalaman kung legal ba yung vehicle na yan o hindi? Ang titingnan natin is yung conduction sticker. Kung yung sasakyan na yan ay mayroong conduction sticker, legal yung sasakyan na yan. So, to determine the legality of the motor vehicle dealers. So, legal yung dealer nila. Pero pagka walang conduction sticker, means to say, hindi siya dumaan sa proseso. Hindi siya nataksan. Diba? Means to say, smuggled car yan. Pagka wala siyang conduction sticker. So, yan ang gamit ng conduction sticker. Now, at the same time, pagka binili natin yung brand new, yes, Mr. Emmanuel? Or napindot lang? Pagka binili natin yung brand new na vehicle, wala pang plate number, we can make use of the conduction sticker to identify that motor vehicle. It may serve as a temporary plate number while waiting for the release of the plate number. Yan. Now question, follow-up question. Anong sagot dito? Makita natin. Ayun, conduction sticker. Now follow-up question. Does motorcycle have a conduction stickers? Class, yung mga nagmo-motor sa inyo, mayroon bang conduction sticker ang motorcycle? Wala, sir. MV file po. Ayun. So, yung sa motorcycle natin, ang conduction sticker, ang pinaka-conduction sticker ng motorcycle is the MV file, pagka-motorcycle yan. When we say MV file, ito yung motor vehicle file number na nakikita natin saan? Sa official receipt or the OR. Di ba pagka meron kang sasakyan at dinadrive mo yung sasakyan, meron ka parating
dala dapat na ORCR aside from your driver's license. So yung ORCR, the OR stands for official receipt. The CR pala refers to the certificate of registration. So saan ba natin nakikita yung MV file? Sa certificate of registration. Please correct that ha. OR yung nasabi ko kanina. Mali yun. Dapat CR, certificate of registration. So pagka sa motorcycle, ang conduction sticker niya, yung MV file niya. Pagka sasakyan, hindi MV file. Meron siyang separate na conduction sticker. Saan nakalagay? Makita natin sa glass ng sasakyan. Yung chassis number naman, ito naman yung makita natin sa under ng sasakyan. So, chassis number. Aside from the engine number. Diba? So, meron din tayong engine number, chassis number. Those are other means of identifying a vehicle. Yan. So, ito yung sinasabi kong conduction sticker na dinidikit sa windshield ng sasakyan. Ngayon, pagka naman sa motor, yung MV file ang pinaka-conduction sticker niya. So, MV file for imported or rebuilt vehicles and motorcycles. Yan. Yan ang conduction sticker niya. So, saan ba nakukuha tong MV file? Dito, sa CR. Ditong banda yung may check. This is, by the way, a certificate of registration. Sa makita yung MV file, yan po. Ladies and gentlemen, can you see my mouse? Nakita nyo ba yung mouse ko? Or ako lang nakakita nito? Yes, okay. Nakikita po. Yan. So dito, sa certificate of registration natin, dito natin makikita yung MV file ng sasakyan. Pero, yung pagkasasakyan yan, hindi ito ang ilalagay sa conduction sticker. Ha? Kasi napakahaba ng conduction MV file. Sa motor lang natin kinukuha yung MV file as conduction sticker. But for the vehicle, magkaiba yung MV file sa conduction sticker niya. Okay? In addition, ladies and gentlemen, after the conduction sticker, magkakaroon pa ng temporary plate ang sasakyan, di ba? Kunwari, nabili na natin yung motor o sasakyan. Habang wala pa yung plate number, gagamit muna tayo ng MV file pagkakamotor, di ba? After nito, pwede nating palitan tong MV file na ito. Ang ipapalit natin, temporary plate. So, mayroon pang susunod dito na temporary plate. Ngayon, the temporary plate for motorcycles is composed of 6 digits. So, saan ba nanggagaling yung 6 digits na temporary plate? So, makukuha yung first 4 digit dito sa first digit ng MV file niya. So, let's say for example ito, 1303, makukuha yan. So, 1303. So, means to say, dalawa na lang na digit ang kulang natin to complete the temporary plate, di ba? Ano ba ulit yung temporary plate sa motorcycle? It is composed of 6 digits, sabi niya, di ba? So, sir, saan naman gagaling yung dalawang digit? Yung dalawang digit na yun is kukuhanin natin dito sa CR, Certificate of Registration. Kung anong month lumabas itong CR niya, let's say for example, January 01. So yan, so 1303-01. So ito ngayon yung magiging temporary plate niya, yung ipapalit natin sa MV file. 1303-01. Yan yung magiging temporary plate niya. Tapos, pag lumabas na yung plate number niya, mapapalitan na yan. Papalitan na natin ng 2 to 3 digits, ay 2 to 3 letters to 3 to 4 numbers. Yan. So, yan yung evolution ng conduction sticker to temporary plate to plate number. Ayan. So, conduction sticker, it's based on its chronological order, mauna si conduction sticker, to be followed by a temporary plate, and followed by plate number.
This is for vehicles. For motorcycles naman, mauna si MV file, followed by a temporary plate, and eventually the plate number. Yan. Yan naman yung chronological order niyan. Okay, so moving on. We have this question. What is the violation of a driver who had placed luggage atop his truck and did not secure it? Hindi niya sinecure. O, ano daw ang violation ng driver? Is it allowing passengers? Charlie? Charlie? Ang bilis ah. Let's check Charlie. Permitting passengers to ride on running board, step board, or mud guard, or motor vehicle while the same is in motion. Parang mali ah. Bravo po pala, hindi ko po nakita yung ano. O sige, check natin yung bravo. Failure to provide canvas cover to cargoes or freight of trucks requiring the same. Pwede. What's another answer? Allowing passengers on top or cover of a motor vehicle except of a truck helper. Luggage ang usapan, hindi passenger eh. So, definitely hindi pwedeng alpha ang sagot dyan. Failure to provide canvas. Tama, pwede to. Delta, failure to dim headlights. Napakalayo. Headlights. Napunta sa headlights yung choice. Yung tanong is talking about luggage placed on top of a truck that was not secured. So, let's say for example, we have a truck. Ang dala ng truck natin is toneladang buhangin. Dapat meron tayong canvas cover na nilalagay para hindi malipad yung buhangin. Nakaka-aksidente kasi yung buhangin. Pagka hinangin sa daan, di ba? It will distract or pwedeng mapunta sa mata ng mga sumusunod na mga rider or mga driver. Mapupuling sila, it will cause accident. So that is the justification kung bakit kailangang maglagay ng canvas cover atop of the truck. Meron din kayong mga nakikita sa mga probinsya, di ba? Mga sasakyan, naglalagay ng pasahero o nagpapasakay ng pasahero sa top, sa bubungan ng mga jeepneys. That is also a violation. Pero, depende sa provinces, medyo hindi masyadong ini-strictuhan, lalo na kung yun lang ang sasakyan na bumibiyahe sa province na yon. However, if worst comes to worst, na-accident yung sasakyan, saka na lang gagamitin yon sa investigasyon niya. So, sa investigasyon, gagamitin yung mga yon. Bakit mo kasi inalaw na mag-top load? Mga ganyan. Yung permitting passengers to ride on running board, so ito yung sumasabit, di ba? Nakasabit siya sa labas ng jeep. Saan nakapak yung pasahero? Sa step board, running board, or mud guard. Nakasabit sila doon. So yan yun. Bawal din yan. Failure to dim headlights when approaching another motor vehicle. So bawal din yan. Yung tawag na rito. Yung nakailaw lahat ng lights natin. Yan, basta bawal yung naka-full lights on tayo when approaching another vehicle. Pagka may makakasalubong tayo, especially during the night, dapat mag-dim lights tayo. So, mag-dim lights muna. Pagka wala yung makakasalubong, saka na natin pwedeng lakasan. Isa rin itong dahilan kung bakit pinagbawal to sa mga motorcycles, yung mga LED lights. Mabibilis na motor, tapos lakas ng ilaw. Nakakasilaw sa mga makakasalubong na drivers.
So tama yung sagot mo, Mr. Soriano. Bravo. Next question. A driver who intended to overtake encroached the opposite lane but met vehicles towards him and pursued. That driver committed what? Ano yung violation ng driver? Hitching or permitting persons or a bicycle, motorcycle, or tricycle, or skate roller to hitch to a motor vehicle. Napakalayo. Driving against traffic or the counterflow, illegal turn at a highway, or illegal overtaking. Any answer from the class? Let's do the elimination technique muna. If you can think of the correct answer. Are there choices here that we can eliminate? Meron ba tayong pwedeng i-eliminate? Alpha, napakalayo. Diba? So, the advantage of the elimination technique, in case we don't know the answer, is at least it increases our percentage of having or getting the correct answer. Pagka-apat yung choices, binawasan natin ng isang choice na napakalayo, instead of 25% of having or choosing the correct answer, at least na-increase natin sa 33%. Okay, ngayon, babawasan pa natin ng isa. Meron pa ba tayong pwedeng ibawas? Meron pa ba tayong pwedeng eliminate? Sipo. Illegal turn at i-highway. O, tama. Napakalayo rin. Wala namang sinabing turn sa question, di ba? So, eliminate na natin yung Charlie. Now, we have eliminated 2 choices over 4. We increased our chance of getting the correct answer to 50%. So, imagine, yan yung advantage ng elimination technique. So, we are only choosing between Alpha, between Bravo and Delta. Driving against traffic and illegal overtaking. Oh, so what should be the violation of this driver? Parehong tama, di ba? What should be the best answer? His purpose is to overtake. Encroach. Siyempre, every time naman na mag-overtake tayo, mag-encroach talaga tayo sa opposite lane. And he met vehicles. So, hindi lang isa. Maraming vehicles. Toward him. And he pursued. Bravo. Tama. Tama dapat yung illegal overtaking. Pagka sinabi niya na doon sa kalsada is meron tayong no overtaking lane. Yung white, straight white lane. So, pagka sinabi niya sana sa fact niya yun, pwede nating piliin si Delta. Pero wala eh. Let's see for example na broken lane yung andon. So, pwede siyang mag-overtake. The problem is, mayroong sasakyan sa opposite lane. So, dapat bumalik siya sa original na linya na pinanggalingan niya. Pero hindi siya bumalik. Now, his violation is driving against traffic or counterflow. So, tama kayo. Counterflow. At least, naragdagan na yung mga sumasagot. I acknowledge the answer of Miss Venus Violanda. Bravo. How about this question? Any question?
This question is all about overtaking. Which of the following is to be committed when a driver accelerated? To be committed? Accelerated? Past tense? Ano mali yung question na? Dapat past tense to. Which of the following is committed when a driver accelerated at a steep uphill pataas and jumped over the vehicle being overtaken? Overtaking at unsafe distance. Para may topographic error dito. Overtaking at unsafe distance. Delta po. Delta. Overtaking when left side is not visible or clear of incoming vehicles. Is that correct, class? Yung bang sagot nyo lahat? Overtaking when the left side is not visible. Now, just to ask you, Miss Kayla, sa board exam kasi, sabi nga natin keyword, di ba? Have you seen a keyword in the question stating or suggesting that overtaking on the left is not visible or clear? Ang sabi niya kasi dito is accelerated at a steep uphill, so pataas, tapos tumalon over the vehicle. Any answer from the class? Delta po. Delta from Mr. Soriano. Overtaking when left side. Yan din yung sagot ni ano ah. Right, I'll give you mga 3 minutes to analyze. Carefully analyze the question. Okay? What's the answer? Echo po. Alpha po. Alpha, sir. Alpha? Cutting an overtaken vehicle. Nakuha na naman ni ano to ah. Sino sumagot ng echo? Echo po. Oo, tama. When we say crest, have you forgotten sa photography nyo? Di ba, meron tayong crest sa wavelength na sinasabi. When we say crest, ito yung pinakamataas na portion ng wave crest. Now, applying that crest on the road, so ito yung steep, yung mataas na portion ng kalsada. Kumbaga, ginamit niya yung steep uphill na kalsada, crest, tapos ginamit niya yun, bumuelo siya, para tumalon doon sa in-overtaken niya. Tumalon. Nakatakot naman itong pagtalon na ito. So that is the what we call overtaking upon a crest of a grade. So bawal yung mga ganyan. So echo ang tamang sagot dito. Cutting an overtaken vehicle, this pertains to in relation to overtaking at unsafe distance kasi to. Kunwari, umovertake yung sasakyan, tapos nakita niya may bigla pala siyang makakasalubong, ibinalik niya kaagad. Diba? Ibinalik niya kaagad. Inapakalapit ng distansya niya doon sa sumusunod sa kanya. Ngayon, mapipilitan yung na-overtaken na
promeno. Pero kung hindi nakapagpreno yan, magkakaroon ng bungguan. Diba? So, sudden stop ang sasabihin ng driver. Nag-sudden stop ka, kaya kita, ay, aside from sudden stop, nag-cut ka, kaya kita nabunggo. So, yan ang ibig sabihin ng cut. Diba? When overtaking, we must make sure that we are faster than the vehicle we are about to overtake. So, that is the one principle, diba? Dapat mas mabilis tayo. Aside from that, dapat we have enough space to return back to our lane at a safe distance na hindi natin maagrabyado yung sumusunod sa atin. So, yun yung principle ng overtaking dapat. So, yan yung cutting. Yung bumalik ka kaagad sa linya mo na to the point na mabubunggo ka na nung na-overtaken mo. Failure to give way to an overtaking vehicle. So, meron ka ng, merong sasakyan, merong vehicle na nag-senyas sa'yo, mag-overtake. Tapos, nung mag-overtake na siya, biglang binibilisan mo rin yung takbo. So, yan, violation din yan. Violation din yan. Pagka nagkaroon later on ng aksidente, yan ang isang ground na titingnan. It's increasing speed when being overtaken. O, ito, in relation to Bravo. Hindi mo na nga pina-overtake, nilalaro mo pa siya. Every time na mag-overtake siya, binibilisan mo. Pag mag-overtake ulit, binibilis-bilisan mo. Violation din yan. Overtaking when left side is not visible or clear of oncoming traffic. So ito, pagka hindi mo naman clear, hindi ka naman sigurado na clear yung left side, umovertake ka, violation to. This is in terms of a foggy or rainy season. Mga ganyan. Hindi visible yung left. Iba rin kasi yung overtaking on sharp curves. Violation din yun. Kasi sharp curve, hindi mo rin talaga makikita yung mga oncoming vehicle. But these are interrelated. So, interrelated sila. Overtaking upon a curve. Yan. Ito nga yung sinasabi ko. Pagka sa curve ka nag-overtake, automatic blind spot kasi yung mga overtake. Hindi mo makikita yung mga oncoming vehicle. So, it is interrelated with delta. Overtaking when the left side is not visible. Pero, nag-focus kasi siya sa word na visible. Means to say, there are lots of road or factors affecting visibility. So, pwedeng ma-foggy, kaya di natin nakita. Tapos, we intended to overtake. So, violation. Pagka nagkaroon ng aksidente later on, kasalanan natin kasi hindi nga tayo clear na safe yung lane tapos pumilit pa tayong mag-overtake. Yan. So, your answer echo is correct. Overtaking upon a crest. Probably. A driver who accelerated at a curve with straight line is liable for what? Curve road, sabi niya dapat dito. Medyo kulang ng road. A driver who accelerated at a curve road with straight white line is liable for what? Is it overtaking at any railway grade crossing? Overtaking at an intersection? Overtaking on men working or caution signs? Overtaking at no overtaking zones? Overtaking when left side is not visible or clear of oncoming vehicles. Overtaking upon crest or overtaking upon a curve. Still have 15 minutes before 10. What do you think is the answer? A driver who accelerated at a curve with a straight white line. So, when we say straight white line, the pavement suggests no overtaking. Diba? Yan ang ibig niya sabihin. Now, what is the liability of the driver? Overtaking at any rail
railway grade crossing. We eliminate that. Wala namang railway sa question na nasabi. Overtaking at an intersection. But by the way, ladies and gentlemen, overtaking at railway is a no-no. Bawal din yan. Same is true with intersection. Overtaking at intersection is a taboo. Bawal. Overtaking on men working. Diba? Pagka may kalsada, tapos meron siyang sign men working or caution men working. May mga sign na ganyan, bawal mag-overtake on those areas. May inaayos na imbornal, may men working, bawal mag-overtake doon sa portion ng kalsada na yon. Overtaking at no overtaking zone. So when you say no overtaking zone, aside from the signs, road signs stating that this is a no overtaking zone, meron din tayong road pavement, yung white straight line stating that there's no overtaking in this area. Overtaking when left side is not visible. Wala siyang sinabi kasi sa question, napakalayo nito. Pero anything about visibility. Okay, hindi natin nakikita na clear yung encroach nating lane sa left side, don't attempt to overtake. Yan yung suggestion niya. Overtaking upon a crest, bawal mag-overtake sa crest, sa pataas. And overtaking upon a curve, bawal mag-overtake sa sharp curves. Kaya na mapapansin natin, ladies and gentlemen, yung mga road pavement natin, every time na makikita nyo na sharp curve yan, ang nakalagay dun sa before mag-sharp curve, ang nakalagay na pavement is white straight line. Mga ganyan. Kasi no overtaking lane talaga yan. So what should be your answer, Mr. Emmanuel? Isn't it obvious? Delta po, sir. Tama. Which of the following is the violation of a driver entering a through highway who failed to yield to vehicles exiting the through highway? Alam nyo ba yung through highway na to? Through highway pertains to highway, part, portion of the highway, wherein every vehicle, whenever they encounter this through highway, meron siyang traffic sign doon, through highway, every time na makita nila yan, titigil dapat sila. Titigil sila, parang pedestrian lang, kumbaga. Every time na may pedestrian, pedestrian lane yan, may 5 seconds rule tayo, kung wala mang traffic sign, we give or we yield to the pedestrians. Kumbaga yan. So yan ang through highway. Kumbaga, kalsada, part siya ng highway, nahihiwalay. So, which of the following is the violation of a driver entering a through highway? So, papasok siya sa through highway, but he failed to yield to vehicles coming from the through highway. Kumbaga, may palabas na sasakyan doon sa through highway, pero isinabay niya pumasok din. Hindi siya nag-give way. Ano ang violation niya? Is it failure of the vehicle on the left to yield the right of way to vehicles on the right? Is it failure to yield vehicles already in the intersection? Failure to yield the pedestrian crossing within a business or residential district? Ay, malayo naman ng mga choices. Failure to stop before traversing a through highway. Pwede. Failure to yield to vehicles traversing the highway. Medyo kulang. Failure to yield to ambulance, police, or fire department vehicles. Malayo. Failure
to yield right of way at a through highway. So what's your answer, ladies and gentlemen? Ay, sa group chat kasi kayo sumasagot eh. 931. Is this your answer, Alexis? Ah, 9 Delta? Hindi po, sir. Kanina po po yan. Ano sagot mo ngayon? Saan? Ah, di nyo pa alam. Well, ladies and gentlemen, all of this in relation to the rule on overtaking, bawal lahat tong mga to. Ah, overtaking. In relation to road right of way. So, failure of vehicle on the left to yield the right of way to vehicle on the right. So, pagka driver kayo later on, papasok kayo sa intersection, may nakasalubong kayo, kasabay nyo yung pagdating doon sa end-to-end, paunahin nyo yung nasa right. Kung sino yung nasa right, siya ang mauna. Kung sino yung nasa left, siya ang mag-yield. Siya ang magpabigay. Now, failure to yield to vehicles already in the intersection. So, this pertains to rotunda. Yung mga rotunda naman to, yung mga circles. Pagka merong sasakyan sa circle, tapos meron ka approaching the circle, padaanin mo muna, palabasin mo muna yung nasa loob na ng intersection bago ka pumasok. Yan. Yan naman yung ibig niya sabihin. Now, Charlie, failure to yield to pedestrian crossing within a business or residential district. In a business or residential district, drivers should yield to pedestrian crossing. Yan. Kaya nga tayo mayroon 5 seconds rule na every time may pedestrian, in the absence of enforcer, traffic enforcer, or traffic lights, drivers must stop for 5 minutes. Interconnected yan. To yield to pedestrian crossing. Tapos, failure to stop before traversing a through highway. So, bago ka pumasok sa through highway, meron mang sasakyan o wala, kailangan mong tumigil. Iba rin to sa failure to yield right of way at a through highway. So, magkaiba tong dalawang to, but they are interconnected. So, pagka ikaw papasok ka sa through highway, tapos merong palabas from that through highway, palabasin mo muna siya bago ka pumasok. Yan. Pero, pagka walang palabas dun sa through highway, tapos nagdire-diretso ka, hindi ka tumigil, ang violation mo is itong delta. Diba? Dapat mandatory to. Dapat mag-stop ka muna. Full at full stop. Hindi yung slow down. Full stop. Meron man o wala ka makakasalubong, full stop sa through highway. Unlike golf, pag may nakasalubong ka, palabasin mo muna. At nag-full stop ka, may palabas, palabasin mo muna, saka ka papasok sa through highway. Failure to yield to vehicles traversing the highway. Yan. This is applicable if you are coming from a private road, a barangay road, or a municipal road, provincial road. Diba? Doon ka manggagaling. Tapos mayroong mga may mga sasakyan na nanggaling sa mas mataas na kalsada, highway. Paunahin nyo yung mga dadaan muna sa highway. Pagka-clear na, saka kayo pumasok. Pagka naman nasa barangay road kayo, tapos provincial road yung papasukan nyo, paunahin nyo muna yung mga sasakyan na dumadaan sa provincial road bago kayo pumasok. Pagka-clear na. Yan yung ibig naman niyang sabihin. Failure to yield to ambulance, police, or fire department vehicles. So, this is applicable whenever police, ambulance, or fire department make use of their siren. So, pagka gumamit ng siren, syempre, umiilaw-ilaw din yan, yung tawag nito, lights nila, you have to yield. Otherwise, this is your violation. Failure to yield to ambulance, police, or fire department. So, yan. Now, to answer the question, what is your answers, ladies and gentlemen? What is your answer pala? Isang answer lang.
you are. Let's say for example, you are the driver. You are entering a through highway. But you failed to yield to vehicles exiting to the highway. Ano ang violation mo? Hello? Pinabad na kayo sa mga. Deep sir. Eh, kasasabi ko lang kanina. Asan na nga si mo? Yes, Ira. Narinig ka namin. Erika. Erika. Yan. Masasabi lang natin. Ang sabi niya, vehicles exiting that through highway. So the answer should be golf. Failure to yield right of way. Ay, delta. Oh. At a through highway. When we say yield, magpapabigay ka. When we say failure to stop, titigil ka. So yun yung difference ng delta at golf. Although pareho sila, delta at golf, ang difference nila is you are required to stop in every through highway. Yun yung delta. Pero dito naman sa golf, aside from you stop, you have to yield before you enter that through highway. So the answer should be golf. Yan, golf. Last question before you have your break. Tapos siguro bilis-bilisan na natin thereafter. Medyo bago kasi itong mga to eh. Kaya mas magandang kayo mismo yung nag-iisip, nag-analyze. A taxi driver who stopped at a no-loading zone. So tumigil siya sa no-loading zone. Beside a tree. With the engine on. So, hindi nakapatay yung makina niya, nakastart. Urinated, umihi, and entered the taxi. So, pumasok sa taxi niya, after niya umihi, did not let in the passenger near him. So, may pasayaro pala malapit sa kanya na hindi niya pinapasok. But stopped in front the school and conveyed different passenger. May be liable for. Ayan. So, iniwanan niya yung pasahero na malapit sa kanya. Tapos, tanaw ng pasahero na ay tumigil naman siya dun sa may school. May sinakay siya na ibang pasahero. So, parang pinili niya yung pasahero ah. Sabi nung naunang sasakay sana sa kanya. Ngayon, ano daw ang violation nitong driver na to? Failure to give proper signal. Illegal turn at intersection. Failure to stop motor and nudge handbrake of an unattended vehicle. Obstruction, unsafe towing, motorcycle overloading, refusal to render service to public or convey passenger to destination, or none of the above. None of the above, sir. None of the above. Check natin ha. Failure to give proper signal. So, pagka nagka-accidente later on, ang dahilan is, to turn left ka pala, wala kang signal eh. So, failure to give proper signal. Kasalanan nung hindi bumigay, nagbigay ng signal. Illegal turn at intersection. So, how is this committed? When you are entering an intersection, let's say for example, four-way intersection, tapos you have plans to go left, to turn left, dapat ang kunin mong kalsada is yung rightmost. Para pag nag-go yan, papasok ka sa papuntang left. Yan. Pero let's say for example, three lanes yun. Three lanes, four-way intersection, tapos balak mong pumunta sa left. Kaso dun ka pumesto sa rightmost.
magkukos ka ng aksidente kung sa rightmost ka palang manggagaling tapos ay sa rightmost lane ka manggagaling or sa outermost lane ka manggagaling tapos liliko ka palang pa kaliwa. Diba? So, yun yung bawal. So, yun yung sinasabi nating illegal turn at intersection. Dapat kung mag-turn left ka sa 3-lane, 4-way intersection, dapat dun ka sa may leftmost. Failure to stop motor and notch handbrake of unattended vehicle. So, ito naman, pagka paparada ka, you make sure to stop the engine, kill the engine, patay nyo yung engine ng makina, and at the same time, notch the handbrake bago nyo iwan yung sasakyan nyo. Kung kulang pa nga to, kung minsan pa nga, pagka pataas yung kalsada, nakakamyo pa ng primera. Pagpababa naman, nakakamyo pa ng reverse, aside from the handbrake. Yan. Obstruction pertains to violation wherein a vehicle parked blocking the passage or the free passage of other vehicles. Kaya obstruction yan. Take note, ladies and gentlemen, that obstruction is not only applicable to parked vehicles. Kasama rin dito yung mga vehicle na naglo-load at nag-a-unload sa mga no-loading areas. Bakit? Because they obstruct the flow of traffic. Kahit saglit lang sila doon, yung saglit na pagtigil nila doon, nag-cause ng traffic, obstruction. Pwede nilang makuha tong violation na to, obstruction. Unsafe towing. Violation naman to ng mga nagtutow pagka hindi nila sinecure yung tinow nilang sasakyan. Motorcycle overloading. Take note, ladies and gentlemen, that nowadays, maraming mga vehicle na nagba-violate, motorcycle na nagba-violate nito, motorcycle overloading. Pero kino-consider naman ng mga LTO, 'di ba? Yung mga errand boy natin, mga okay lang yung sa Grab, sa Food Panda kasi nire-register ngayon nila yung additional tawag nito. Yung additional box nila. Nare-register 'yon sa LTO during registration of motorcycles. Kumbaga kung i-register nila, Mio with top box, mga ganyan, di ba? Naka-register na. Kung walang top box yun, kailangan nilang ipa-register yun. They have to pay, I think, mga 100 pesos or 150 pesos for that. Para they can legally make use of it. Pero kung walang ganun, na checkpoint, tinignan, may top box pero wala sa CR niya, violation yun, di ba? Now, in terms of motorcycle overloading, ang legal lang na dapat iangkas ng isang rider ay iisang backride lang. Hindi pwede yung two or more backrides. Isa lang dapat na backride. Otherwise, overloading na yan. Pagka naman ang sakay ng motorcycle ay hindi tao, pero mga luggage, dapat yung enough lang na nakalagay sa luggage bag niya lang. Yun lang ang legal. Yung sumobra sa luggage bag niya is considered motorcycle overloading na yon. So, ito yung parang maraming violation na nakukumit ang mga riders natin, mga errand, pero at least hindi pa naman inistiktuhan masyado. Refusal to render service to public or convey passenger to destination. Pagka may tao, pasahero, pumara sa isang PUJ, jeepney, or PUV, public utility van, or PUB, public utility bus, saan pumara yung tao? Sa kahit sabihin na natin na sa loading area, pero itong si taxi driver, namili, ay ito, hindi mayaman. Doon na lang ako sa kabila titigil, mayaman yung pasahero doon. Ayun, pagka ganun ang ginawa niya, pwede siyang ma-held liable dito sa first phrase, refusal to render service to the public. Yan. Yung public utility vehicle ka, dapat di ka mamimili. Kung sino yung naunang pumara, dapat isakay mo. Yan.
Tapos second naman, kunwari sakay na niya yung pasahero niya. Tapos ang destination nung sakay niya is dito ako. Doon sa pinakamalayong lugar. Eh biglang ibinaba ni taxi driver. Dito siya liable naman. Refusal to convey passenger to destination. So yun naman yung violation niya. Yan. Kaya pagka kayo later on sumakay sa taxi tapos hindi kayo dinala nung taxi driver sa destination nyo, kumbaga binitin kayo, ito yung liability niya. Failure to convey passenger to destination. And you answered none of the above. Bakit? Ano ba dapat ang tamang violation dito? A taxi driver who stopped at a no-loading zone beside a tree. So, no-loading zone. Pero hindi niya sinakay yung pasahero. Tama naman. Kasi no-loading zone nga eh. With the engine on. Tama, hindi naman niya pinapark eh. Umihi lang. Nagkaroon ng personal necessity. Urinated and entered the taxi and did not let the passenger near him. But he stopped at the school. So, okay lang yung sa school kasi yung mostly sarap ng mga school, ano yan eh. Mayroon tayong mga loading, designated loading area dyan. And conveyed different passenger may be held liable for none of the above. So, wala dito sa mga choices na to. Yung violation ng driver. Mali ah. Mali to. Mali yung G. Dapat H to. Refusal to render service to public. Hindi nga siya pwedeng mag-load doon sa no loading area. Kaya tama yung sagot ni Mr. Who was this? Ruel. Diba? None of the above dapat. Okay, ladies and gentlemen. Time check. It's already 10:07. Let's have a 10 minutes break. Be back at 10:17. Okay, class. Yes, sir. Thank you.